Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, bubuksan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isyu ng West Philippine Sea o South China Sea sa pakikipagpulong niya kay Chinese President Xi Jinping. Isa ito sa agenda ng Pangulo sa sidelines ng pagdalo niya sa 40th at 41st Association of Southeast Asian o ASEAN Summit and Related Summits sa Phnom Penh, Cambodia. Si Marcos Jr. ay dumating sa Cambodia 6:43 ng Miyerkules ng gabi, sakay ng Philippine Airlines kasama si First Lady Attorney Luis Araneta Marcos. Bago tumulak patungo sa naturang bansa, nakipag-usap ang Pangulong Marcos Jr. sa media at iginiit nito ang kahalagahan na ayusin ang sigalot sa pinagtatalo ng teritoryo. Mahalaga rin anya na magkaroon ng code of conduct upang matiyak ang peace and stability sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Ibinunyag ni Justice Secretary Crispin Remulla na may nakuha silang bagong lead na magdidiin kay suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa Percy Lapid murder case. Ayon kay Remulla, kaugnay ito ng pagtungo ni Lapid sa bahay ni Bantag sa Laguna noong September 9 na labis na ikinagalit ng nasabing opisyal. Sa impormasyon na nakuha ng kalihim, nagtungo si Lapid sa bahay ni Bantag para kumuha ng litrato at video na siyang naging paksa sa komentaryo nito sa kanyang online program na may pamagat na Cinderella Man. Dagdag ni Remulla, ang nabanggit na impormasyon ay isasama nila sa prosekusyon ng kaso. Nanawagan din ang Department of Justice o DOJ kay Bantag na maghaina ng kanyang counter-affidavit kaugnay ng naturang kaso. Samantala, ita-turnover ng DOJ sa UPPGH para isailalim sa autopsy ang nasa 120 cadavers ng Bucor inmates na nakalagak sa Eastern Funeral Services sa Muntinlupa. Aalamin dito kung ano ang tunay na ikinasawi ng naturang mga bilanggo at iparating sa kani-kanilang mga pamilya para mabigyan ng disenteng libing. Plano ng Commission on Elections o COMELEC na gawin sa 5 malls sa National Capital Region o NCR ang Register Anywhere Project o RAP nito. Sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na bagamat wala pa silang napipiling mga mall, magsisimulaan niya ang registration sa December 17 hanggang January 29, 2023 at gagawin tuwing Sabado at Linggo lamang maliban sa bisperas at araw mismo ng Pasko at Bagong Taon. Sino mang qualified applicants na naninirahan sa Pilipinas ay maaaring magparehisto sa itatayo nilang RAP booths. Kailangan lamang na kompleto ang mga kinakailangang dokumento na isusumite sa nasabing registration center. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Transcending our differences and committing to ending war, upholding justice, respecting human rights. Napakalaki na nung gains na nakukuha ng AFP in terms of the reduction of their strength. Tuloy pa ba ang NTFL-CAF? Ang financial! It is only through having a unified Filipino people can we continue to progress in terms of development. Sa ilalim ng bagong lipunan, ang tanong ng marami, ito na nga ba ang hudyat para mapagkasundo ang mga nagbabangga ang puwersa? We all move forward being united one Filipino people. Can we categorically say we will now focus on the territorial protection? Ngayong Sabado, sa eksklusibong panayam ng veteranong broadcaster na si Cesar Soriano kay AFP Chief Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, tunghayan ang mga hakbang ng Armed Forces of the Philippines sa pagtalima sa panawagang pagkakaisa ng Administrasyong Marcos. Hanggang saan ang kaya nilang itaya para patunayang sila ay tunay na kalasag ng Pilipino. Magandang gabi, Pilipinas. Sabado, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. Sa pagpapatuloy ng giyera kontra droga, ibang atake ang paiiralin ng Administrasyong Marcos. Wala na bang bloody war? We look at the drug problem in the Philippines and it is a significant one. Let us adjust our focus. Kung ano yung naiwanan ng administrasyon na level ng droga, dapat
mag-level up tayo. So wala tayong sinisino kung sino ang nagkasala. Kasama si Cesar Soriano, alamin mula mismo kay PNP Chief General Rodolfo Azurin ang plano ng administrasyon para sugpuin ang illegal na droga, kriminalidad at insurhensiya. Anong klaseng estratehiya ang pinananaig ng pambansang pulisya sa pagganap sa kanilang tungkulin? We keep on challenging the status quo. There will always be one best way to approach any problem. Ang bagong taktika. Issue One-on-One. November 13, Linggo, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.